Kung may isang salita ako para sa Audax Cavite Route, masasabi ko na ang ruta niya ay isang suffer fest. 212 kilometers long at 3,000 meters elevation gain. Kaya ba namin gawin ang malupit na Audax Cavite Route? Oo, kaya nga meron akong video nito eh. At ginawa pa namin ito galing bahay. Nagsisimula ang kwento ng ride na ito nang gumawa ako ng ruta para sa Laguna at Taal Lakes Loop at pinakita sa mga katropa ko. May isang game dito, si Carlo, na nagawa niyan ilang linggo lang ang nakaraan. Yung Laguna-Taal Loop na dapat gagawin namin hanggang sa may isa kaming kaibigan, si Manu, na nagsabi na gawin na lang namin ang Audax Cavite Loop. Magsisimula ang Audax Cavite sa bayan ng Indang. Dahil hindi naman kami masyadong malayo mula rito, sinabi ko na rin na huwag na tayo magmaneho papuntang Indang. Diretso na lang tayo galing bahay kasi pareho naman kaming taga Nuvali area. Si Carlo na taga QC, sa amin na lang din magsisimula. Dahil malupit ang mismong ruta ng Audax Cavite, mas madali siyang intindihin sa mga bahaging ito. Una ang overview, pangalawa ang lusong mula Indang, pangatlo ang Ternate hanggang Nasugbu, tapos ang Nasugbu Backroad, ang Nasugbu Magallanes segment, Magallanes hanggang sa turnaround point sa Alfonso, sunod naman ang Alfonso hanggang Nasugbu na lusong, tapos ang muling pagtawid ng Nasug hanggang Ternate, at panghuli ang Ternate paahon sa Indang. Ililista rin natin ang mga malupit na ahon sa rutang ito at lalagumin namin ang lahat ng napansin sa ride na ito. Pero bago tayo magpatuloy, may tanong ako sa inyo. Siklista ka bang mahilig sa bike trips at tips? Hi, ako si Jangan Bikes at gumagawa ako ng lingguhang videos tungkol sa mga adventures ko at mga bagay na natutunan ko rito. Kung ganito rin ang hilig mo, like, subscribe at pindutin mo na rin ang bell button para una mong malaman tuwing may bago akong video. Follow nyo na rin ako sa @JanganBikes sa Instagram, TikTok at Facebook. Halika na, tuloy na tayo sa video. Magsimula tayo sa overview ng Audax Cavite 200 route. Mula Indang, bababa sa Naik at Ternate. Sa Ternate na magsisimula ang malupit na ahon, tatawid ng Caybiang Tunnel sa Maragondon hanggang Nasugbu, Batangas. Papasok sa bayan ng Nasugbu at mula rito aakyat sa Magallanes hanggang Alfonso, Cavite. Sa Alfonso ang kalahati at turnaround point ng Audax Cavite. At mula roon, susundan na ulit ang ruta pabalik sa Indang. Parang isang malaking U ang ruta. Kung kasama pa yung padyak namin papunta at pauwi galing Indang, ang kabuang ruta sabi ng pagmapa namin sa Garmin Connect, 263 kilometers ang haba at 3,468 meters elevation gain. Halos 50 kilometro ang haba at 500 metro ng elevation gain ang dinagdag mula sa original na ruta ng Audax Cavite. Kaya Audax Cavite Plus ang tawag ko sa rutang ito. Pero abangan nyo mamaya na hindi lang pala ito ang magagawa namin. Handa na kami para padyakin ang rutang ito. Pero ilang araw bago ng ride, si Mano na mismong nagyaya, biglang hindi makakasama. Kaya ang natirang kasama ko na lang si Carlo, na isang super randonneur. Ang super randonneur ay isang siklistang nakatapos ng 200, 300, 400 at 600 kilometer Audax rides sa loob ng isang Audax season na nagtatagal ng isang taon na nagsisimula at nagtatapos sa Nobyembre. Wala na rin ibang gustong sumama sa ride na ito kahit anong yaya ko. Kung isipin nyo nga, hindi siya kaakit-akit gawin. Nakakatawa nga yung kasabihan sa Rafa Cycling Club Manila na kapag lumalakas, kumukonti ang kaibigan. Mas mahirap kasi maghatak ng kasama sa mas mahirap na ride. Ganito rin ba nararanasan nyo? Comment nyo lang sa baba. Medyo late na kami nagsimula, mga 5:20 AM. Naisip namin na mas ligtas dumaan sa loobang kali ng Cavite papuntang Indang nang mas malapit sa paglabas ng araw. Umakyat kami sa Hukay Carmen Road ng Silang na mas kilala bilang Upak. Mula bayan ng Silang, dumaan kami sa Cavite East-West Road para makarating sa bayan ng Indang. Dave Ramos! Nasaan ka na? Tulog! Tulog pa! Dito sa bayan ng Indang, nagsisimula at nagtatapos ang ruta ng Audax Cavite. At dahil nandito na rin kami, ginusto namin malaman kung aabot ba kami sa 13.5 hours cut-off time ng Audax 200. Kaya pinansin namin ang oras at sinimulan magbilang. Abangan nyo mamaya kung makakabalik kami sa Indang sa loob ng 13 kalahating oras. Mula Indang, may mahabang lusong pababa sa Ternate.
23 kilometers ang haba ng lusong na ito na may average gradient na -1.2%. Sulitin nyo na ito kasi hanggang dito lang ang masasabi kong kaligayahan ng Odax Cavite dahil pagkalagpas yun ng bayan ng Ternate, sunod-sunod na ang Kalbaryo. Kailangan lang mag-ingat dito dahil medyo masikip at malubak ang daan. Delikado para sa mga malalaking grupong lumulusong, lalo na nagsisimula ang Odax ng wala pang araw. Oh, bugbog sila. Sobrang bugbog. Think delix din yung mga hump na walang pintura eh. Ang dami. Yung unrestricted, puro ganito. Palayan lang, tapos gravel. Pagdating sa bayan ng Ternate, maraming tindahan na pwedeng tigilan. Mahalaga na makahanda kayo ng pagkain at inumin dito kasi kasunod na rito ang unang malupit na ahon papuntang kay Biang. Ayan na, unang ahon. So ito yung unang ahon na kasama sa ruta ng Odax Cavite. Mga 8% yung simula niya, kaya magtipid-tipid kasi mahaba-haba pa siya. Garmin Edge 530 nga pala ang gamit kong bike computer na may Climb Pro. Dito pinapakita ng bike computer yung mga ahon na nakikita niya kapag nagpasok ako ng ruta. Para makita ng Garmin ang mga ahon, dapat pasok sila sa mga kondisyong ito. At sa ruta ng Odax Cavite, 16 ang mga ahon nakita ng Garmin. At papakita ko sila sa inyo kapag nadaanan natin sila. Hanggang Puerto Azul ang unang ahon na nakita ng Garmin. 2.86 kilometers ang haba at 5.8% ang average gradient. Dito sa unang ahon papuntang kay Biang, matarik yung simula. Ito sa mga 9 to 10% yung mga ahon. Pero pag tagal, paglagpas mo ng kalahati, mas panayad na yung ahon sa mga 4 to 5% na lang. So, ito na yung ranger station ng Pico del Oro. Dito rin jump off point kung aakit mo yung bundok na to. Ayan. Mounts palay-palay, mataas na gulod, protected landscape. Sa kilometer 33.5, tandaan na kailangan ko maliwa papuntang kay Biang. Huwag kayong dumiretso kasi mapupunta kayong kay Labne at baka lang dumagdag yung mga kailangan ahunin nyo sa Odax. Pahinga ang mga lusong sa daan na ito, pero hindi ako makampante sa mga lusong kasi alam kong kailangan ko silang balikan mamaya pa uwi. Sa kilometer 36.6, makakarating sa kay Biang Tunnel. Tandaan nyo lang na buksan yung mga ilaw nyo rito kasi medyo madilim sa loob. Pagkalagpas ng kay Biang, tumigil kami sa view deck ng Patungan Beach. Picture stop lang dito sa Patungan Beach. Maragondon. Gusto, Carlo? Okay pa. 3,000 to go. 3,000 meters of elevation to go. So halos 3-5 namin ngayong araw. Sabado nito kaya maraming turista ang nakatigil dito. Mabuti na rin na tumigil kami dahil kasunod na rito ang pangatlong ahon. Dito pagpasok ng boundary ng Batangas. 1.87 kilometers ang haba. Average grade ng 7%. So sa ride na to, dahil nga maraming ahon yung route ng Odax Cavite, pinapanatili ko yung heart rate ko sa zone 2 or zone 3 para hindi masyadong malaspag kaagad. Yung heart rate zones depende yan sa tao at sa edad. So mabuti na may heart rate monitor ka at pwede mo siya i-compute. Kung gumagamit ka ng sistema tulad ng Garmin, ilalagay mo lang yung edad mo, tapos i-compute na niya yung heart rate zones at pwede mong iayos yung bike computer mo o watch para i-display kung nasang zone ka na. Pero syempre, kailangan mo rin ng heart rate monitor. Either wrist na gamit smartwatch, pwedeng chest heart rate monitor, o kaya yung arm na armband na heart rate monitor. Ganda rin pala yung ruta na itong Ternate hanggang Nasugbuk para siyang marilake na pasikot-sikot sa mga bundok. Puro gubat at tahimik kung walang dumadaang mga motor o kotse.
Bangkok sa Nasugbu. At ito yung sinasabi na magiging sobrang init at malikabok sa pagdating ng Odax. At kita nyo ngayon na magiging 9 o'clock pa lang, alas 9 ng umaga. Ayan, halos walang puno. Tirik na yung araw. Yung Barangay Look, maaabutan nyo sa may kilometer 48 or 49 pagkatapos siya ng Pico del Oro Camilo Coast na resort. Ay, right. Right, right. Pang-apat na ahon tumatawid ng Look papunta sa Calayo Beach. 1.6 kilometers ang haba, average gradient na 4.6%, pero umaabot to sa halos 13%. Okay, umaabot yun sa 13%. May kali siya, pero short, but very very sweet. Panglimang ahon ang papunta sa Punta Fuego, 1.16 kilometers na may average gradient na 4.4%. Okay, binabawi ko yun. 3% average gradient. Pero kasama itong patag, umabot siya ng 12%. Ito na pala yung Punta Fuego, kakanan dito. So yung sinabi kong ipanatili sa zone 2 or 3 ang heart rate, hindi ko na natupad yun kasi nasa zone 5 na ako. Nasa mga ahon na to, ang hirap. Kailangan handa kang umahon dito. Pang-anim na ahon ang Punta Fuego hanggang Natipuan, na 1.7 kilometers ang haba at 4.4% din ang average gradient. May kasamang lusong, yung average na 3%. Okay, umaahon kami sa 9%. Ang panpitong ahon naman, 1.82 kilometers ang haba na may average gradient na halos 10%. Ito na ang huling ahon sa unang pasada rito ng Ternate hanggang Nasugbu. At Natipuan Climb 1 nito kasi may babalikan na ahon dito rin sa parehong barangay. Dito siya nagsisimula sa Barangay Natipunan. Pero buti lang may mga tindahan dito bago umahon. Kung kita nyo, may dark red sa Climb Pro ko. Ibig sabihin, may lagpas 15% gradient dito at ito na ata yun. 12% na to at wala pa kami sa kalahati. 17% bago. May sandaling patag dito sa El Sitio Nativo na subdivision. Pero ito na dapat yung huling ahon bago ng bayan ng Nasugbu. Pagdating nyo rito sa Terrazas, sa pader ng Terrazas de Punta Fuego, tapos na yung ahon na yun. At pababa na to sa bayan ng Nasugbu. Mahaba at matarik ang lusong na ito. At nasa isip ko lang nito, katakot-takot itong ahon na babalikan mamaya. Pero sa ngayon, pahinga muna sa bayan ng Nasugbu. Tigil muna rito sa bayan ng Nasugbu. Muna. That's just pa lang, pero parang tanghali na, parang alauna na yung init. Well, handa naman kami para rito. Summer na rin talaga eh. Halos patag ang kalye pagkalagpas ng bayan ng Nasugbu sa ruta. Pero pagtagal, magiging rolling din ito. Marami ring ibang siklista na dito ang ruta talaga. Mag-ingat din dito dahil maraming biyak ang kalye, maraming truck at bus, at pwedeng maging maalikabok dahil sa mga sasakyang ito. At darating na sa tingin kong pinakamalupit na ahon sa Odax, Cavite, ang pangwalong ahon base sa Garmin, na 1.9 kilometers ang haba at may average gradient na 9.5% at umaahon ng 181 meters. Nasa simula ito ng Cavite East-West Road, pero sa Strava ang pangalan ng segment niya ay Calabarzon Zone First Climb. Patag tong simula nung malalang climb pagkatapos ang bayan ng Nasugbu. Pero ayun ang aakyatin. Sobrang haba na ito. Pacing is key. Hindi ka pwede masunog sa simula. Pag hindi, masusunog ka ng climb na to. Solid! Mag-alas 11 na at sobrang hapdi na ng araw. Sakit, walang puno. Or hindi kami natatakpan ng puno.
Pagkaahon dito, rolling na ang terrain, pero may mga karagdagan pang ahon na hindi na nakita ng Garmin. Yung sinasabing 3% ng climb pro, 13% na ngayon. Yung dapat ingatan kapag pinadyak nyo itong ahon mula Nasugbu hanggang Magallanes at Alfonso. Dahil bagong kali siya, walang tindahan, wala talaga. At napakainit, napakatuyo ng hangin. Kaya bago nyo to iahon sa bayan pa lang ng Nasugbu, bumili na kayo ng tubig, bumili na kayo ng pagkain, kumain na kayo para maghanda sa ahon na ito. Dahil mahirap nang bumigay dito dahil lang kulang sa tubig or pagkain. At medyo mahaba pa yung ahon na to, halos 20 kilometers pa bago sa turnaround point. Kaya paghandaan. At ngayong 11:20 na, sobrang lakas ng headwind at umaahon pa kami. Oh, mahirap talaga to. Oo nga, sobrang punchy na rolling. Tapos hindi siya lumalabas sa climb pro. Bakit din? Baka kasi bagong-bagong kali pa talaga. Hindi nga pa fully recovered. Oo nga eh. Oo. Hindi ko rin kaya dalhin yung momentum nung isa. Oo. Nabibitin eh. Kamusta yung route? Buti na lang hindi tayo kasali sa Odax Cavite. Oo nga eh. Bandit lang muna. Walang kailangan habulin ng oras. Pwede na to. Okay, pagdating dito sa main road ng ahon ng Magallanes, marami ng mga bahay, marami ng mga, may mga tindahan na. So dito kayo pwede mag-refill. Pwede kayo mag-refill ng tubig nyo, bumili ng pagkain, at mag-recover kahit papano. Mula rito, banayad na dire-diretsong ahon na paakyat sa turnaround point ng Alfonso Cavite. Kung nakapadyak na kayo sa Aguinaldo Highway o Santa Rosa Road paakyat sa Tagaytay, halos pareho ang route profile. Mas konti lang ang kotse rito. Markahan nyo na lang ang distansya ng turnaround point kasi kung hindi, magiging pakiramdam mo talaga na parang walang katapusan ng kalyeng ito. 18 kilometers ang haba mula sa likog galing Cavite East-West Road papunta sa turnaround point sa intersection ng Amuyong Kaititinga Road at Tagaytay na Subbu Highway. May ahon lang na lumalabas sa climb pro papunta sa turnaround point. 2.37 kilometers ang haba na may average gradient na 4.1%. Okay. Dito na kami sa Alfonso turnaround point ng Odax. So okay, dito may buko, may panaderya, marami pang tindahan. Pwede kayo bumili doon. Nakakabagot lang yung sobrang habang ahon papunta rito na 2% lang. Basta. Layo. Sa Odax, pagkamarka nyo ng Breve card o scan ng QR code, pwede na kayo umikot at buwaba na mula sa Alfonso. Tapos yung sobrang habang ahon ng Magallanes hanggang Alfonso, lusong na siya. Sa kilometer 124.5, kakaliwa na para bumalik sa Cavite East-West Road. Pagliko rito, rolling pa rin pero karamihan lusong na. At yung mabuti pa, yung kaninang headwind, tailwind na. Ito wala to sa climb pro ko pero lumabas sa Wahoo ni Carlo. 10%! At nang hindi tumagal, waba na kami sa pasakit na Calabarzon First Climb Strava segment. May mga nakasalubong kaming mga siklistang umaahon dito, alauna na ng hapon. Sigurado akong mas nagdurusa sila kaysa nung inahon namin ito kanina. Pagbaba rito, may banayad na ahon lang. Ito ang pang-sampu sa climb pro. 2 kilometers ang haba at 3.2% ang average gradient. Dire-diretso na kaming pabalik sa bayan ng Nasugbu. Naipit lang ng konti sa nakatigil na trapiko dahil may nagbubuhos ng semento sa kalye. Dahil hindi naman kami talagang naghahabol ng oras, nananghalian muna kami sa paborito kong Italian restaurant sa Nasugbu, ang La Locanda Ristorante Pizzeria. Dito kami ngayon sa lunch break sa La Locanda Pizza, Nasugbu. Crispy.
sa Punta Quail. Hindi siya house eh. So yung pwede niyong gawin sa Odax, mag pre-order dito sa Lalocanda. So yung ginawa namin pagdating sa turnaround point sa Alfonso, tinawagan namin yung restaurant. Pupost ko yung number niya rito para magpa pre-order. Sinabi namin yung oras kung ano oras kami makakarating at pagdating namin nandun na yung pagkain. Halos isang oras din kami kumain at nagpalamig dito. Sinunod namin na tumigil sa kalapit na 7-Eleven para makabili ng Pocari Sweat at Gatorade bilang paghahanda sa muling pagtawid ng mga ahon mula Nasugbu hanggang Ternate. At ngayon na pabalik na kami lahat ng malupit na mga lusong na Nasugbu at Ternate na ahunin namin. At lahat ng mga ahon kanina, lusong na sila. Ito na yung umaakyat ng Kawayan ko, Terrazas de Punta Fuego at iba pang lugar. Yun o! Ang panlabing isang ahon dito ang palabas mula bayan ng Nasugbu paakyat sa Terrazas de Punta Fuego. Halos 3 kilometro ang haba, aahon ng 183 meters at may average gradient na 6.3% na umaabot sa 12% pa. Ang pandoseng ahon sa araw na to palabas ng barangay Natipuan. Halos 1 kilometro ang haba na 9.6% ang average gradient na umaabot pa hanggang 17% ang tarik. Sa pantreseng ahon, lagpas na ito ng Punta Fuego. Medyo banayad siya na 1.57 kilometers ang haba na may average gradient na 3.1%. Susundan ito agad ng ahon sa Calayo na halos 1 kilometro ang haba na may 5.8% average gradient pero umaabot din sa 12%. Halos 6 na kilometro ang patag pagdaan niyo muli sa Barangay Look. Lapit na! Makikita niyo muna ang gate ng Habilo Coast Resort sa Barangay Papaya bago makarating sa sunod na ahon, ang pang-15 sa Odax Cavite. 2.32 kilometers ang haba, 166 meters elevation gain, 7.2% ang average gradient na umaabot hanggang 16%. Pagkalusong mula sa ahon na to, babalik na ulit sa loob ng Cavite. At dahil palubog na yung araw, mukhang pauwi na yung mga turistang nandito kaninang umaga. Last climb, palabas na ng Caybiyang. Halos 7 kilometers, 330 elevation gain. Halo-halong gradient. Matarik lang tong unang ahon palabas ng Natipunan. Ay, di ba Natipunan? Kasi may mga beach resorts dito. Kapuntang Caybiyang Tunnel. Tapos halos banayad na. Grabe yung ahon. Papunta dito sa Caybiyang. Mga 8 to 10% ng haba. Ay, na napakahaba. Tatagal ka kung isipin mong 1 metro kada pa dyan. 1 meter at a time makakarating din. Lagpas ng Caybiyang Tunnel, mahaba pa rin ang ahon pero masarap pakinggan ang tunog ng gubat tuwing walang sasakyan. At dumating din naman kami sa lusong. Hindi ko lang na video kasi sobrang laspag na. Kung may isang salita ako para sa Odax Cavite Loop, masasabi ko na ang ruta niya ay isang suffer fest. Tara natin na ulit. Same Alpha Mart na pinigilan namin kanina. Bababa na yung araw. Anong oras na? 6? Grabe. Pero banayad na ako na lang sa papuntang Indang. Okay ngayon, palubog na yung araw, hindi na mainit. Yan ang Manila Bay. Inabutan na rin kami ng dilim sa Ternate at Naik at kailangan pa namin ahunin yung liblib na kali papuntang Indang.
Ito na talaga ang huling ahon, pero hindi siya lumabas sa Climb Pro. 23 kilometers ang haba niya na 1.3% lang ang average gradient. Banayad talaga, kaya hindi na raw ata kailangan ipakita. Ayan, medyo kita ka. Momo! We are in Momo Land. Ayan ang pitch black. Paakyat sa bayan ng Indang. Time check 7:24. Sa bayan na kami ng Indang. So, tapos na dapat kami sa Odax route ngayon. Pero check pa namin mamaya kung umabot kami sa cutoff na 13 and a half hours. Abot ba tayo? Oh well. Naabot nga namin ang cutoff time ng Odax. Nang dumaan kami sa Indang nung umagang iyon, nagsimula ako ng lap timer sa bike computer. At pagbalik namin nito sa bayan ng Indang, naglap ako ulit. Total elapsed time namin sa paglap ko na ito, 12 hours and 42 minutes. At may total distance na 211 kilometers. Pasok sa cut-off time ng Odax 200 kilometers na 13.5 hours. Sa kabuuan, 16 ang mga malaking ahon na nakita ng Garmin. Pero may iba pang mga madadaanan na ahon at kailangan yung paghandaan mga ito. Tingin din namin na mas mahirap ang rutang ito kaysa sa Odax Subic Bataan, Boso-Boso Infanta at Bukidnon dahil sa dami ng sasakyang dumaraan. Abril din ito nakaschedule na kalagitan ng taginit na pabigat pa sa Kalbaryo. Ganito rin ba sa tingin nyo? Comment nyo lang sa baba. Mula Indang may 23 kilometers pa kaming papadyakin bago umuwi. Dumaan kami sa Cavite East-West Road hanggang Silang at Buabasa Nuvali gamit ang Cardiac Road. Ngayon na gabi na, para ako nagka second wind. So halos time trial pace na kami mula Indang papuntang Silang dito sa East West Road. Home stretch Nuvali. Woo! Solid. Ano elevation mo? 4K plus. Fuck! Umabot ka, 3883 lang ako. Hindi pa umabot ng 4,000. Parang walang nangyari. Hi Chaz. Saba? Nagka-second wind ako nung dumilim na eh. Tapos feeling ko kaya kong ulitin. Hindi ka nakalakad. Eh hindi ko sinasabi. Hindi rin yan nakalakad. Ang kabuuang ride namin ni Carlo mula bahay, 268 kilometers ang total distance at pagkatapos ng Strava elevation adjustment, umabot din sa 4,125 meters ang elevation gain. Wala kaming balak sumali talaga sa Odax Cavite dahil may iba kaming lakad sa araw ng mismong ride. Pero ginawa na namin ito para maranasan na rin namin yung malupit niyang ruta na may konting dagdag pa. Siguro sa susunod na mga taon, opisyal kaming sasali sa Odax Cavite. Pero buti ngayon, alam na namin kung ano dapat asahan. Pagkatapos yung manood ng video na ito, tingin nyo ba sasali rin kayo sa susunod? Comment lang sa baba. At para sa lahat ng sasali, good luck at ride safe! Kaya kung mahilig ka sa bike trips at tips, like at subscribe lang!